Ngayon pong unang araw ng Hunyo sa taong ito, June 1, 2020, ipagdiriwang po ng simbahan ang kapistahan ni Maria bilang ina ng atin pong simbahan, Mary, Mother of the Church, o sa Latin, Mater Ecclesia. Ang kapistahan pong ito ay ipinalagay ni Pope Francis 2 taon nakalipas bilang bahagi po ng pangkahalatang liturgical calendar ng Universal Church. At ito'y dapat i-celebrate Lunes pagkatapos ng Linggo ng Pentecost. At alam niyo po, itong kapistahang ito ay meron pong malalim na biblical origin. Unang-una, ito po'y nakasalig sa kwento ng kamatayan ng Panginoong Yesus na kung saan sa Ebanghelyo ni St. John, chapter 19, bago ang kanyang huling hininga, sinabi po ng Panginoong Yesus sa kanyang sinisintang ina, "Mother, behold your son." At sa pamagitan po ni Juan, nais ng Panginoong Yesus na hindi lamang maging ina niya si Maria, kung hindi maging ina ng lahat ng kanyang mga disipulo. At pagkatapos siyempre noon, sa araw po ng Pentecostes, ang birthday ng simbahan, kasama si Maria sa pagsilang ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Kung papaanong si Maria'y nagsilang din kay Kristo sa Pasko. Ang kapistahan po ng Mater Ecclesia ay nag-ugat din sa napakagandang tradisyon ng Santo Papang si Pope John Paul II. Siya po ang talagang naging malalim ang kanyang debosyon kay Maria bilang ina ng buong simbahan, at sa katunayan, ipinalagay po niya doon sa St. Peter's Square ang napakagandang larawan ni Maria. Nang sa gayon, si Maria ay nakatingin habang ang buong simbahan ay natitipon sa St. Peter's. Mga kapatid, ito pong pistang ito ng ating mahal na ina, ang dahilan kung bakit pwede natin siyang tawaging Mama Mary, nanay nating lahat at modelo ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows Parish, Pasay City, all for the Gospel.